State of the Nation. Barrier na concrete plant boxes ang tugon ng Quezon City LGU para sa mas ligtas na bike lanes at kahit papano'y gawing eco-friendly ang mga kalsada. May report si Katrina Son. Mahigit 2 taon na raw nagbibisikleta si Homer Atakchorn. Papasok at pauwi sa trabaho. Para makatipid sa pamasahe. Kasi mahal yung mga bilihin. Lalo na yung bigas. Hindi raw madaling magbisikleta sa Metro Manila. Kaya malaking tulong daw ang paglalagay ng barriers sa bike lanes. Marami raw kasing motorista ang singit ng singit sa bike lane. Mas okay yung may harang, at least safety yung mga bikers. Sa ilang kalsada sa Quezon City, konkretong plant box ang naghihiwalay sa mga siklista sa iba pang mga motorista. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, bukod sa kaligtasan ay makatutulong din daw ito sa itsura ng mga kalsada. Kung mapapansin natin yung all jersey barriers sa init, sa lamig, so pumuputok siya, ma'am. Unlike sa cement barriers, nandun lang siya, parang it was meant to shatter and absorb an impact on wayward for 4 or 2-wheeled vehicles. So, dagdag pa dito, may halaman yon na nakaka-absorb ng pollutants. Nais pa itong palawigin para makatulong sa pagkakaroon ng greener environment. Sa ngayon, makikita ito sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue, Katipunan Avenue at Quezon Avenue. Nilaparan din ang bike lane mula sa dating 1.5 meters naging 2.44 meters. At para maiwasan ng mga sasakyan, may mga itinalagang bike patrols. Maganda, syempre, maganda sa paningin. Tata safe dumaan yung mga bikers. Mas komportable po, mas okay sa view. Kasi? Maganda yung mapaligid sa gilid ng bikers po. Sa safety po dumaan dito. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tayo na sa Antipolo at doon magsimba tayo. Dahil ang makasaysayan at dinarayong Antipolo Cathedral, opisyal nang idineklara bilang kauna-unahang international shrine sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia. May report si Ian Cruz. Damang-dama na ang kasiyahan sa makasaysayang araw na ito para sa mga taga-Antipolo City, Rizal. Para sa solemn declaration ng pagiging international shrine ng Antipolo Cathedral. Iprinosisyon ang imahe ni Ina o ang Our Lady of Peace and Good Voyage sa labas ng simbahan. Sunod na ipinatong ito sa isang malagalyong lalagyan na pag-alala sa pagdating ng imahen sa bansa noong 1626, pinamunuan ng Papal Nuncio na si Archbishop Charles John Brown ang pagpuputong ng korona sa imahen. Sa loob ng katedral, binasa ang dekree ng Vatican na nagtaas sa dinarayong katedral mula National Shrine tungo sa pagiging international shrine nito. Ang Antipolo Cathedral ang kauna-unahang international shrine sa Pilipinas, gayon din sa Southeast Asia, ikatlo naman sa buong kontinente ng Asia at panglabing isa sa buong mundo. Sa kanyang humilya, sinabi ng Apostolic Nuncio na napapanahon ng pag-angat sa international shrine status ng Antipolo Cathedral, lalo't may nagaganap daw ngayong massive international migration. I think Filipino overseas workers, overseas Filipino workers, OFWs, officially are numbered at about 2 million official OFWs, but there are something like 12 million Filipinos living outside the Philippines. So the fact that this church and Our Lady as the mother of peace and good voyage is connected with migration is so important for us in our time. Handa na kaya ang lokal na pamahalaan sa mas pagdami ng bisita, gaya ng nagaganap sa iba pang pilgrim site gaya sa Lourdes, France at Fatima sa Portugal. Matagal na kami nakapaganda pero ibang sitwasyon ngayon. Malaking karangalan itong nangyari ngayon. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagkalipat ng lane ng tricycle na yan, bigla itong nasagi nang nakasunod sa kanyang garbage truck sa Batangas City. Halos tumagilid ang tricycle dahil sa lakas ng impact. Nahulog din ang tricycle driver at nagpagulong-gulong sa kalsada.
Diretso namang bumangga sa poste ang truck at nahulog mula sa ibabaw ang isang sakay nito. Nag-overtake raw ang truck ayon sa mga pulis. Sugatan ng tricycle driver na tumangging magbigay ng pahayag. Sinisikap ang makuna ng panig ang mga sakay ng truck. Lalong tumitindi ang bangayan ng Senado at Kamara kaugnay sa pag-amyenda ng saligang batas. Si House Speaker Martin Romualdez inakusahan pa ng pinsang si Senator Aimee Marcos na nag-alok umano ng 20 million pesos kada distrito para sa People's Initiative. Itinanggihan ni Romualdez, sabay banat sa mga senador na tigilan na ang pag-atake sa Kamara. May report si Tina Panganiban Perez. Sigurado raw si Senator Aimee Marcos na ang pinsang buo niyang si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng gumugulong na People's Initiative ngayon. Opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline na July 9, tapos na ang lahat. He arrived from his office with very clear numbers identifying the staff members and attorneys involved. Sagot ni Romualdez. That is baseless. Siguro, kausapin mo na lang siya. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it. Sa imbestigasyon ng Senado ukol sa People's Initiative daw, ihaharap ni Marcos ang kanyang mga ebidensya. Kahapon magkahiwalay na pinulong ni Pangulong Marcos ang mga senador at kongresista. Kanya-kanya siyempreng perspective at reaction after the meeting. Klaro na ang posisyon ng bawat parties involved. Importante kasi yung trust, di ba? Yung tiwala ng bawat isa. Kahapon, naglabas si Romualdez ng isang liham kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Iginiit niya ang suporta ng Kamara sa Resolution of Both Houses 6 ng Senado na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. Sabi ni Zubiri, natanggap na niya ang liham. Pero kunestyon niya ang isang bahagi nito na nagsasabing kahit nga raw pangunahan ng mga senador ang isang People's Initiative ay susuporta ang Kamara. Giit ni Zubiri, walang napag-uusapang ganito. Ang lehitimong People's Initiative daw dapat pinangungunahan ng mga tao. Ang gumugulo ngayong People's Initiative sa iba't ibang probinsya, pati na raw ang paraan kung paano ito nangungulekta ng pirma ay mali at hindi ayon sa saligang batas. At sa gitna ng bangayan ng Senado at Kamara, isang constitutional crisis na raw ang unti-unti nang namumuo. Dati pa raw nagbabala ang Senado ukol dito. May hirit naman si Romualdez sa Senado kasunod ng patuloy nilang akusasyon na ang Kamara ang nasa likod ng People's Initiative. There's just 24 of you. Get your act together. Focus on your work. And stop hitting on Congress. Idiniin ng Speaker na ang People's Initiative ay isa sa tatlong paraang nakasaad sa konstitusyon para amyendahan ito. Wala raw nakalagay roong may kapangyarihan ng mga senador na kontrahin ang gusto ng taong bayan. Sagot ni Senador Pimentel. We will never have a Senate-led People's Initiative kasi alam ng senador na kung meron kaming brilliant idea on how to amend the Constitution, ang paraan na open sa amin, Constituent Assembly. Alam namin yun. Not People's Initiative. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglabas ang DepEd ng Department Order para alisin na ang mga administrative tasks sa mga public school teacher. Layo nito na matutukan ng mga guro ang pagtuturo sa loob ng mga silid-aralan. Sasaluhin naman ng karagdagang 5,000 non-teaching personnel ang mga administrative tasks. Nauna nang sinabi ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na bibigyan ng karagdagang pondo ang mga eskwelahan para sa hiring ng non-teaching personnel. Nais munang ipatigil ni Senator Aimee Marcos sa mga Lotto Games ng PCSO dahil di raw makatotohanan ang sunod-sunod na pagtama sa jackpot kamakailan. Ayon sa Senadora, mathematically improbable ang mga resulta at nananakawan daw ang mga tumataya. Nauna nang kinestyo ng Senado ang integridad ng Lotto Games nang umabot sa 2.4 billion pesos ang napalanunan simula December 2023 sa 11 Lotto Games jackpot. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng PCSO tungkol sa pahayag ng Senadora. Pero dati nang nanindigan ng PCSO na hindi kayang manipulahin ang sistema sa kanilang mga laro.
Tatlong tauhan ng LTO ang inaresto ng DILG matapos maaktuhang nagpupuslit ng mga plaka ng sasakyan mula mismo sa kanilang planta. Sa tulong ng CCTV, nabisto kahapon ng security guard ng planta ang ginagawa ng mga suspect. 5 piraso ng plaka ang nakuha sa kanila, pero may 38 pares pa raw ang nawawala sa inventaryo ng LTO. Batay sa imbestigasyon, ginagawa ng mga suspect ang mga made-to-order na plaka sa loob mismo ng planta. Ipinupuslit nila mga ito para ibenta sa halagang 5,000 hanggang 10,000 pesos kada piraso. Isa pang nag-resign na empleyado ng LTO na sangkot rin ang patuloy pang hinahanap. Inaalam ngayon ng LTO kung may iba pang sangkot at gaano katagal na itong nangyayari sa ahensya. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng media na makausap ang mga suspect matapos silang iharap kanina sa press conference. International fashion and style icon Heart Evangelista meets South Korean pop idol Mina ng Twice. Seatmates ng dalawang international artists sa front row ng dinaluhang Paris Fashion Show. Nasa event din sila Zendaya, Reese Witherspoon at ang dati na ring nakatabi ni Heart na si Song Hye Kyo. Matinding wildfire ang nararanasan ngayon sa Araucania, Chile. Ayon sa mga otoridad, 9 na wildfire na ang naitala sa lugar. 25 bahay ang apektado at kailangang likasin. Dahil dito, nagdeklara na ng red alert status sa lugar. Sa Bogota, Colombia naman, mahigit 200 wildfire na ang naitala ngayong buwan pa lamang. Ayon kay Colombian President Gustavo Petro, naglabas na sila ng pondo para maapula ang mga ito sa gitna ng mas umiinit na temperatura at epekto ng El Nino. Hindi tinuturing na suspect ang 2 Pilipino na inaresto sa Japan kaugnay sa nadiskubring mga bangkay ng mag-asawang Hapon sa Tokyo. Paglilinaw ng DFA, iniimbestigahan ang 2 para sa pag-abandona ng bangkay matapos makita sa CCTV footage na sabay silang lumabas sa bahay kung saan natagpuan ng dugo ang bangkay ng mag-asawang Hapon noong January 16. Patuloy ang preliminary investigation. Ang ina ng lalaking inaresto, hindi naniniwalang magagawa ng anak ang pagpatay. Ni hindi raw nga ito nasasangkot sa anumang gulo sa kanilang lugar. Nilamon ng apoy ang tricycle na yan sa San Jose Occidental, Mindoro. Ayon sa BFP, nagkaroon ng tagas ang tangke ng tricycle na posibleng dahilan ng pagliyab nito. Ligtas naman ang tricycle driver na nagkataong walang pasahero noon. Naibiyahe pa raw sa umaga ang tricycle bago nangyari ang insidente. Sinisika pang makuna ng pahayag ang may-ari ng tricycle. Nasagi pang ilang asong dadalhin sana sa Nueva Ecija para katayin. Kawawa ang itsura ng mga asong isinilid sa sako. Hingal na hingal at hirap huminga. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, ang mga ganitong kalakaran ang gusto na nilang maputol na. Ngayong araw muling nagdaos ng National Forum ang grupo na layong puksain ng dog meat trade sa bansa. Asahan daw ang mas mabibigat na eksena sa Season 2 ng Black Rider ayon kay Ruru Madrid. May bago rin daw na karakter na ipakikilala. May report si Nelson Canlas. Tuloy ang paghahanap ng hustisya para sa mga inaapi. Sa primetime action series na Black Rider. Lahat ng bagay ay may katumbas sa halaga. Sabi ni Ruru Madrid, asahan ang mas malalaking eksena at pagbabago sa pagbubukas ng bagong yugto. May mga bagong karakter din daw na makikilala. Oye mo ko! Gani kay Emilio yan! Gaya ni Isko Moreno, nagdaganap bilang Tiagong Dulas. Labis daw ang pasasalamat ni Ruru sa mga magagandang feedback, mataas na ratings at gabi-gabing pagpapatrending ng fans.
Sobrang nakakataba po ng puso. We didn't expect. Ang goal naman namin is to entertain people, you know, makapagbigay po ng magandang programa sa kanila. We're just very grateful sa suporta po ng lahat. Ikinatwa rin ni Ruru ang pagpapakilala naman kay Miguel Tan Felix bilang 8th runner sa Season 2 ng Running Man Philippines. He's very competitive. Alam ko na mag-e-enjoy siya kasama yung co-runners ko, co-runners namin. Sigurado nga aalagaan din siya ng mga yon. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.